Kamusta po kayo mga kabayan, lalo na sa mga Filipino abroad, na nagtatanong kung makakauwi ba sa Pilipinas, ang mga fully recovered from COVID-19, at kasalukuyan pa rin positibo, sa reverse transcription, polymerase chain reaction, RT-PCR test result pre-departure. At kung ano ang mga hakbang at dokumento, para kayo ay makakapasok sa bansa. Samantala, kung ikaw naman ay may kasamang anak, below 5 years old, ang kanilang status, ay nakabase, sa status ng magulang. At para alamin ang buong impormasyon, at tamang gabay, pakinggan po natin mula mismo, kay Undersecretary, Department of Health, DOH, Maria Rosario Berheri. Sec. Berheri, nagtatanong daw po ang ilan nating kababayan na pauwi mula sa ibang bansa. Ito po yung ating mga balikbayan. Kung kinakailangan pa daw po na RT-PCR test o antigen ang mga batang dala nila na 4 years old below. Also, kung makakapasok ba sa bansa ang nagpositibo sa COVID-19 pero tapos na po yung kanilang quarantine. They are on the road to recovery at nakuha nila lahat ng requirements gaya ng doctor certificate at fit to travel na dapat dalhin. Kaso po daw, positibo rin ang resulta ng kanilang RT-PCR test a day before the travel. Papayagan ba sila to enter and what should they do? Yes, Yusek Rahim. No? So, unang-una po, para po dun sa mga bata na pauwi dito sa atin, it depends on each country kung pinapayagang i-test ang bata kapag magpe-pre-departure sila. Like for example, sa Hong Kong, hindi po nila talaga sinaswab ang mga kabataan 3 years old and below. Sa ibang bansa naman, 5 years old ang below, hindi po nila pinapayagang RT-PCR, ang mga bata o maswab, no? For this kind of purposes. Dito po sa Pilipinas, less than 5 years old, hindi rin po natin hinahanapan. Meron pong resolusyon ng IATF na sinasabi kung ano po ang vaccination status ng kanilang mga magulang pagpasok nila dito sa ating bansa, yun din po ang susundin. So kung fully vaccinated ang mga magulang, hindi na kailangan mag-quarantine. Yung test na lang ng mga magulang ang kanilang gagamitin. As to the second question naman po, opo, papapasukin po kayo ng bansa basta dala nyo po yung required na documents katulad ng medical certificate na sinasabi na kayo po ay nakatapos ng inyong isolation period at saka kayo po ay wala ng simptomas. At yung date po at saka yung test nyo nung una kayo naging positibo. Pag nagkaroon kayo ng positive pa rin na 48 hours no, pre-departure, kailangan po ito po ay masuri, maigi no, dating dito. Kasi maari po that within the last 30 days, kayo ay nagkasakit. Pagdating nyo dito, positive pa rin ang 48 hours pre-departure, may doktor po tayo no, na nakatalaga dyan from BOQ to assess your status if indeed talagang remnant lang yan ng virus o kailangan nyo po talagang mag-isolate pa further. But definitely, papapasukin po kayo kung dala nyo po ang kabuuan ng mga dokumentong nire-require po sa inyo. Are there any updates now po on the plan to provide a second booster or fourth vaccine to a select population? Yes, no. So alam naman po natin nakapaglabas po ang vaccine expert panel ng mga rekomendasyon ukol sa fourth doses o yung tinatawag na second booster para sa piling populasyon dito sa ating bansa katulad po ng immunocompromised individuals at saka mga senior citizens. Ito po ngayon ay pinag-aaralan ng ating all experts group. Pero ang pinaka-importante po kasi ay ma-amend muna ang emergency use authority for this fourth doses. So DOH, pagkatapos po makapag-usap with the all experts group, mag-a-apply po ang DOH for an amended EUA so that we can be able to do this fourth doses. So ngayon po, pinag-aaralan mabuti at kapag nakapagtapos na po ng pag-uusap, tayo po ay mag-a-apply ng amended EUA for the fourth doses for our senior citizens and immunocompromised individuals. Sa pitang IATF, inaprubahan ng Interagency Task Force ang pagsasailalim sa Alert Level 1 ng Metro Manila at iba pang lugar sa Pilipinas, epektibo ngayong araw, March 16, 2022, hanggang katapusan ng buwan, March 31, 2022. Naka-flash po sa inyong mga screen
ang 47 lugar na nasa Alert Level 1. Basahin po natin ito isa-isa. Para sa Luzon, Cordillera Administrative Region, Abra, Apayao, Baguio City at Ringa. Region 1, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Region 2, Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela at Quirino. Region 3, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac at Zambales. Region 4A, Batangas, Cavite, Laguna at Lucena City. Region 4B, Marinduque, Puerto Princesa City at Romblon. Region 5, Naga City at Catanduanes. Para po naman sa Visayas, Region 6, Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, at Iloilo City. Region 7, Cebu City at Siquijor. Region 8, Biliran, Ormoc City at Tacloban City. For Mindanao, Region 9, Zamboanga City. Region 10, Cagayan de Oro City at Cabigin. Region 11, Davao City at Caraga Region, Butuan City. Samantala, ang mga lugar na hindi ko nabanggit ay nasa ilalim pa rin po ng Alert Level 2. Naka-flash sa inyong mga screen. At bigyan daan natin si Undersecretary Verhere ng Department of Health. Marami po nagtatanong, ma'am, bakit po nasa Alert Level 1 ang Metro Manila? Marami kasi ang umaasa na maging Alert Level 0 na ito. Gusto ko lang hong ipaliwanag sa ating mga kababayan. Unang-una, yung Alert Level 0 po is not a formal term and not an official term yet for the IATF and the government. Pag pinag-usapan po natin yung susunod na level pagkatapos ng Alert Level 1, iyan po ay pag-uusapan na hindi per area but for the country already. Ibig sabihin, ang kasunod na po ng Alert Level 1 ay makita natin mag-Alert Level 1 na ang lahat ng areas sa ating bansa. All provinces, highly urbanized cities, and independent component cities would be seen or would be de-escalated already to Alert Level 1. Kaya hindi po basta NCR lang ay naging alert level at bababa pa sa Alert Level 1. Alert Level 1 is the lowest na atin po sa alert level system kung saan we have 100% capacity already, manageable po ang kaso. Ang rason po kung bakit hindi po tayo bumababa pa beyond Alert Level 1 is because may kaso pa rin naman po tayo. Hindi pa rin naman po tayo nawawala ng kaso at sa katunayan dito po sa NCR, we are still averaging about 162 cases per day dito po sa National Capital Region. So hindi pa rin po natin tinatanggal ang Alert Level 1. Magpapatuloy po ito hanggang sa makita po natin na ang buong Pilipinas, lahat ng areas, makita po natin na dumating na tayo dun sa Alert Level 1 status ng lahat. Ibig sabihin, vaccination coverage-wise, naka-achieve na po lahat ng area sa Pilipinas ng targets nila. Ang atin pong mga kaso ay manageable. Ang atin pong mga deaths ay kakaunti. Ang utilization po sa ospital ay manageable. Ibig sabihin ay less than 50%. So pag nakita na ho natin yan sa buong Pilipinas, maaari na po tayo mag-usap ng further easing of restrictions and refocusing of our resources kung saan maaari na po tayong mag-aral at maipakita kung kailangan pa natin ng dedicated beds ba ng COVID-19 hospital, kailangan pa ba natin ng quarantine facilities sa ating local governments, kailangan pa ba natin ng surveillance for testing o yun na lang po ang tinatawag nating sentinel surveillance. So all of these changes will be affected kapag dumating po tayo dun sa punto na sinabi ko na kapag lahat na po ng areas sa ating bansa ay dumating sa Alert Level 1.